Jill. Okay, yo, what's up mga tropa peeps? Hello po sa inyong lahat. Naririnig niyo po ba ako? Okay po ba yung audio ko dyan? May feedback po ba ako? Ano ba? Hello, hello. Ayan. Hello po. Kanina ko pa po ito kinakalikot eh. Ewan ko kung naririnig niyo ba ako. Shoutout po sa inyong lahat ha. Welcome dito sa ating late na live. Tignan ko nga o may salik ko, may boses ako. Yun, meron naman pala eh. Ayan. So, hello po sa inyo at ito po ang atin pong pag-uusapan dito, yung matinding banat na ito ni PBBM. Kung titignan nyo, parang tatahimik lang si PBBM at parang hindi siya kumikibo patungkol dyan sa issue ng gentleman's agreement na parang kasi nga 'di ba naalala niyo naman siguro noong mga unang panahon ng kampanyahan ay meron pong sinabi itong si Digong 'di ba na weak leader daw ang ating pangulong Bongbong Marcos. Pero napatunayan naman natin na habang tumatagal, nakikita natin na hindi po weak ang ating Pangulo, bagkus siya po ang tingin ko na weak. Tignan natin kung may audio ito. Si Digong. Siya ang weak at siya po ang tingin ko na pinaka-weak na president na naging pangulo, na pinaka-weak po na naging pangulo ng bansa, dahil sa lahat po ng naging pangulo ay siya lamang po ang bukod tangi na presidente na nagpamigay po ng ating mga isla doon sa West Philippine Sea. Siya po ang bukod tangi na nagpamigay po ng mga isla, ng mga bahura. Ay, biktima 147. Magandang umaga na pala. Kasi 12:01 na. late na ako nakapag-live kasi meron po kaming pinuntahan ni Joy. Late na kami nakauwi. Nagmuni-muni pa. Saka pa lang ako nakapag-like po. Ito po yung pahayag ng ating Pangulo na talagang kinahanga ko kasi ito, napakatindi po ng mensahe na ito ni PBBM para dito kay Digong. Ito yung mensahe na hindi dapat baliwalain ni Digong at dapat talaga niyang makipagtulungan kay PBBM pagdating po sa usapin ng kanilang gentleman's agreement, 'di ba? Kasi hindi niya pinaliwanag o hindi niya sinabi kay PBBM kung ano ba ang usapan doon eh, zero. At talagang wala pong kamalay-malay ang ating pangulo patungkol po dito sa sinasabing gentleman's agreement na ito. So, ito po yung pahayag ng ating Pangulo dito sa balita na ito. May mga katanungan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa sinasabing secret agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China tungkol sa Ayungin Shoal. Kaya naman, handa siya makipag-usap sa dating Pangulo para matalakay ito. Yan ang ulat ni Alan Francisco. So, now, with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret. May audio po ba dyan sa inyo yung ano? That there
was a secret. Ayun, may audio naman pala. Okay. So may audio naman pala sa akin ng walang audio. Hello, hello? Hello, hello? Hello? May mga katanungan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa sinasabing secret agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China tungkol sa Ayungin Shoal. Kaya naman, handa siya makipag-usap sa dating Pangulo para matalakay ito. Yan ang ulat ni Alan Francisco. So, now, with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng tinawag niyang secret agreement ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China hinggil sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa interview ng media kay Pangulong Marcos dito sa Washington, D.C., sinabi niyang may mga tanong siya hinggil sa umano'y gentleman's agreement. Una ay kung mayroon ba talagang kasunduan, ano ang nilalaman nito at bakit sikreto? Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Dahil hindi pa natin alam eh. O ngayon pa lang natin talaga, ngayon lang tayo nakakatiyak na meron pala talagang agreement. Tawag nila gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Nagtataka ang Pangulo kung bakit ang gaya ni former President Duterte na isang abogado ay nagdesisyong huwag idokumento, i-record o i-anunsyo ang kasunduan. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan, very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Gayunman. Ayun po. So, ang tingin ko dito... Ayan, ang tingin ko nga po talaga dito, dahil nga itong si Duterte ay abogado, alam niya na makakasuhan siya eh. Alam niya na isang malaking pagtataksil ito sa ating bayan, yung makipag-agreement siya na mayroong mga dokumento. Yung makipag-agreement siya na mayroong mga kasulatan, yan po ay alam ni Duterte na malaki po ang magiging ano nito, problema niya. Magiging problema niya pag dumating po ang araw na magkakabukingan. Kaya po walang mga dokumento o kahit anuman lang na pinagkapirmahan. Wilfredo Marapaw, President is not weak, he's just lax. Si Duterte siguro, pero si PBBM hindi siya lax, ha? Si PBBM po ay work under pressure ngayon. Kaya yung sinasabi niyo pong lax, si Duterte po yun. Nagpabanjing-banjing lang sa Malacanang noong siya ang presidente. So ngayon po, ito pong problema na kinakaharap ng ating bansa sa problema sa West Philippine Sea ay dahil po ito sa ginawa na sekretong pakikipag-usap nitong si Duterte kay Xi Jinping, at ngayon po sinisingil na ni Xi Jinping itong si Duterte. At 'di ba, yun yung naging problema daw po. Una, hindi daw po tumupad ang ating bansa doon po sa, kumbaga, parang tinalikuran yung usapan patungkol sa West Philippine Sea. O, tapos, yung patungkol dyan sa gentleman's agreement, di ba, yan ang isa sa mga dahilan. Kaya nagkakaroon daw ng tensyon sa West Philippine Sea dahil ang Pilipinas daw ay hindi sinusunod yung naging usapan o gentleman's agreement nitong si Digong at ni Xi Jinping.
handang makipag-usap si President Marcos kay Duterte upang talakayin ito. Send them to me. And then we'll sit down. Send those documents to me. And then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. That's the way I work. I read all the material first so that when I'm actually in the meeting conference, I can ask intelligent questions. So send me the material personally to me. Hindi wag na sa DOJ, sa DFA, wag na sa akin. Padala niyo sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me. Pag-aralan ko. Then pag-usap kami kung gusto niya. Hindi rin. Sang-ayon. Wag na lang yung ano eh. Yung common na kaibigan. Wag na yun. Hindi na yun. Yung vice-presidente na lang. Diba? Mag-kung sana yung vice-presidente. Kausapin yung tatay. Para malaman ng ating Pangulo kung ano ba yung nilalaman ng gentleman's agreement na yun. Diba? Para siguro it's not too late naman para maayos itong gulo na ito sa West Philippine Sea. Diba? Hindi pa naman ito yung kumbaga huling pagkakataon. Kung maagapan pa eh. Diba? Kaya pa naman siguro kung makipag-usap sa China, kung makipag-usap, 'di ba? Para sa isang another round ng bilateral na usapan para po masave ang pagkakaibigan ng China at ng Pilipinas. Siguro naman eh meron namang ano. Maingay po ba? Hello. Okay na, nakatodo na. Hello. Ayun, ako. Luloko talaga itong ating audio. So ngayon po, di ba, meron tayong bagong presidente, baka pwedeng makipag-usap ang China. Diba, para bigyan lang ng isang pagkakataon na pag-uusap na mahinahon, na wala pong, kumbaga, yung isang tabi muna yung mga interes. Diba, so mag-usap muna, saka po tignan. Diba, baka merong maihahain ng Amerika na magandang solusyon dyan sa West Philippine Sea na mapagkakasundan ng China at ng Pilipinas. Baka ang Japan, meron din, di ba? Australia. Ngayon, kung meron silang maihahain, di ba, na solusyon, at papayag ang China, di ba, tignan muna natin kung meron munang mga dapat na solusyon, kung meron munang mga pwedeng maging solusyon. Kasi nga po, ang pinangangambahan nga talaga dito ng ating mga kababayan, ay yung pagiging agresibo ng China. Sabi nga ni Digong, hindi mapipigilan yan. Di ngayon, malalaman natin kung mapipigilan talaga o hindi kung magkakaroon ng bilateral meeting sa China.
tayo, ako pabor ako sa pagkiling ng ano ng Pilipinas sa Amerika. Pabor na pabor ako diyan. Napakaganda pong pagkakataon niyan para talagang magkaroon tayo ng tunay na kaalyado. Pero etong China nga, hindi talaga pwedeng isang tabi. Kailangan talaga na etong China ay kausapin sa madiplomasyang usapan. Diba? Pwede naman siguro yung ambassador to the Philippines ng China, ha? Pagbalik dito, galing Beijing, makipag-usap po sa ating gobyerno, ha, baka meron silang mga maihahain na magandang bagay, magandang solusyon para dito sa West Philippine Sea na magiging kapakinabangan ng mga bansa, hindi lang ng Pilipinas at ng China. Baka pwedeng pati mga nandyan, Vietnam, Malaysia, Singapore, iba, Thailand, Japan, apektado din dito sa girian na ito sa West Philippine Sea, pati Taiwan. Diba, pwede siguro mo nang daanin sa mabuting usapan. Kasi wala namang hindi nadadaan sa mas mabuting usapan eh. Wala namang hindi nadadaan dyan sa mabuting usapan. So, malay natin, diba? Baka maisave pa ito nga samahan ng Pilipinas at China. Ngayon, kung hindi ito, kung wala na po talagang kapagapagasa na mabigyan ng pagkakataon na itong China at Pilipinas ay magkasundo, doon na tayo pumasok sa isang matinding pagko-complain. Diba, mag-complain na talaga tayo ulit doon po sa UNCLOS, sa UN. Ha, makipag-usap na diyan, makipag-kasundo, 'di ba? Kumbaga may mamagitan. So, kapag mamagitan na siguro yung UNCLOS na yan ulit, ang UN, 'di ba? Baka makuha naman sa hilot itong China. Saka isa pa po, ang pinaka-importante po talaga na maging kumbaga yung maging solusyon dito ni PBBM ay yung hindi po tayo magrabyado sa China. Dahil atin yun eh, yung Mystic Trip, yung itong Scarborough Shoal, Ayumin Shoal, atin yun eh. Pati nga Pag-asa Island eh, pinapalibutan na rin ng China ngayon. Diba, siguro bigyan lang ng isang pagkakataon, ng isang pag-usap para po masolusyon lang kahit pa paano. Makita lang natin kung ang China ay hanggang saan ba. Diba? Yun ang akin pong nakikita po na pwedeng isang gawin ng ating bansa. Pwedeng gawin ni PBBM. Hello po Ate Zenny from Lawag City. And, diba, kung talagang nagawa na natin ang lahat ng paraan para makausap ang China at makipag-dialogo o magkaroon ng meeting, diba, kung wala talaga, kung talagang kumbaga dead end na, saka tayo maghain ulit ng panibagong complaint at panindigan na siguro natin, diba? Talagang ariin na nating atin yung mga nakapaligid sa ating isla dyan sa May West Philippine Sea. Bantayan na talaga natin. Puntahan na siguro ng Coast Guard at ng Navy. Diba dyan talaga natin yun talaga ang kumbaga last resort natin. Bantayan natin yung talagang sariling atin, yung atin talaga. Eh kahit na ba may mga isla sila dyan eh. Diba kung nandiyan ang China, ating teritoryo yun eh. Diba? Pagbihin na natin na ating talaga yan at hindi tayo papayag na ariin nilang kanila. Ang punong ehekutibo sa ideya ng pagpasok sa isang sikretong kasunduan sa China na maaring maglagay sa alanganin sa bansa. It should be known by all the local officials. It should be known by everyone. Because if that way, you are accountable.
If it's a bad decision, you're accountable. Sabi, mali yung ginawa ninyo. Hindi ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? At sa suhay... Tama naman yun, di ba? Ano ang tinatago? Bakit sinikreto sa ating lahat yun? Yun po yung ano, pinakapunto nga eh. Anong tinatago? Ano ang malaking dahilan at sinikreto ni Digong ito sa sambayan ng Pilipino? Kasi kung sasabihin ni Digong, iniiwasan lang niya na magkaroon ng gera, iniiwasan lang niya na magkaroon ng kaguluhan, iniiwasan lang niya na ano, na may mag, kumbaga may magwala diyan sa West Philippine Sea. Doon na ngayon papasok yung sinasabi ni Digong na si PBBM daw ay weak president. Teka, parang baliktad. It's the other way around. Parang ikaw, Digong, ang weak president. Kaya siya ang weak president dahil natakot ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Sabi mo, iniuwasan mo lang magkagulo. Pero, yung nakita namin kasi nung after mong manalo, talagang ikaw ay pro-China na. Hayag naman yan. Hindi naman yung sekreto. Hindi naman yan na, kumbaga, wala namang ano yun eh. Wala namang sekreto dyan. Talagang si Digong, pagkaupong-pagkaupo niyan, nung siya na presidente, kumiling na agad sa China. Diba? Pinutol na nga niya eh. Pinutol nga niya ang pakikipag-ugnayan niya kay Obama, di ba? Sa Amerika. Sa isang talumpati niya, sa isang speech niya, doon sa Abao Conference ba yun? O Abao Province, doon sa China. Kulang na lang eh, talagang manikluhod at lumuhod sa harapan ng mga Inche kaya si Digong para pautangin lamang. Para tulungan ng China. Diba, doon pa lang, alam na namin na ikay maka-China. Ngayon, kailangan mo talaga itong sagutin. Hindi pwedeng dahil sa tatay ka ng Vice President o ikaw ay dating presidente, hayaan na kasi tapos naman na termino mo, wala ka nang dapat sagutin dito. Ito kasi ay lumilikha ng napakalaking gulo. Ba, napakalaking ano nito, kontrobersya para sa West Philippine Sea. Sinabi mo, wala kayong gentleman's agreement. Sinabi mo, wala kang isinuko na kahit isa na teritoryo natin. Pero, binating ka ng China na meron ka talagang sinuko. Meron ka talagang ibinigay sa kanila. So, sino bang paniniwalaan namin? Ikaw na kilalang sinungaling or ang China na talagang pinapakita nila ang pagiging agresibo nila ngayon sa amin? So, pinapakita ng China talaga na kaya daw sila agresibo kasi nga merong gentleman's agreement. At sinuportahan yan ng dati mong tauhan. So, kanino ang mali? Sino ang aming kakausapin dito? Diba, ikaw lang naman talaga ang dapat naming makausap dito at ikaw lang talaga ang dapat na magpaliwanag. Wala namang ibang dapat magpaliwanag dito kundi ikaw lang. Wala namang ibang dapat na humarap dito at sagutin ng mga tanong namin kundi ikaw lang. Yan. Ate Janet Rosario, late na nga ito, pero nilive ko pa rin kasi para po makapagkwentuhan tayo kahit late na. Ate Janet Rosario, Ate Zenny, Ses G, shoutout po. Wilfredo Marapaw, ayun, yung mga nandiyan kanina. Aga Emily. Di ba po alam nyo, ito, ako talaga, nabuking ko na, nakita ko na talaga kung sino ang weak president. Walang iba kundi itong si Digong, si PBBM, matalino at matapang na presidente. Di ba? Kasi
dito, hindi siya pumapayag, hindi siya papayag na basta na lang tayo, ganyan din ang China. Diba? Kailangan talaga dito merong magbayad at meron po talaga sumagot patungkol dito sa tinatawag ngang excuse me po, tinatawag po na gentleman's agreement. Saka hindi naman ito galing kay PBBM o sa kahit sinong gabinete ni PBBM. Galing ito mismo kay Roque na kaalyado ni Duterte. Question umano na dapat magtanong si Pangulong Marcos sa kanyang gabinete, partikular kay National Secretary Advisor Eduardo Anyo na dating DILG Secretary sa Duterte Administration. Sagot ng Pangulo. Yeah. As the NSC. We've talked about it. And is hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some vague knowledge that of course that we were talking to China. Hindi na rin pinatulan ng Pangulo ang sa totoo lang eh, yung ano, yung ito pong sinasabi ni Bigong na kung sino-sino ang kanya pong itinuturo, kung sino-sino kanya tinuturo para malusot siya o malusutan niya ito, alay, hindi yan to, hindi niya dapat ipagturo sa kahit sino kasi pero naman gumagawa ito sila Anyo. Itong kung sino-sino mang mga kanyang tuturo na mga inano daw niya, yung kinausap daw niya sa mga sa foreign relations. Wala naman gumagawa itong mga tauhin eh. Itong mga gabinete niya. Tanging ang presidente ang makakapag-decide kung ano ba talaga ang gagawin sa ating bansa. Hindi gabinete ang magde-desisyon. Nasa presidente pa rin ang huling desisyon. Eh kahit na ba sabihin ni Anyo, eh sige, bigyan mo na yung, ano, yung isla na. Isla lang yan. Eh kung ayaw naman ng presidente, di ba? Eh ito po ay talagang malaking problema ito ni Bigong. Siya lang talagang makakasagot nito. Attacking personal sa kanya ni former President Duterte. Yeah, I saw that. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And, you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious discussions. Ipinagtanggol naman ni President Marcos si Vice President at Education Secretary. Ayun, di ba? Kita niyo ad hominem. Ah, bumabanat kasi si ano eh. Si Bigong ng below the belt kapag nabubukeng. Di ba? Ano siya eh? Bumabanat siya ng pailalim kapag nabubukeng, kapag nasusukol, kapag siya po ay nakakatanggap ng pambabatikos, kapag nandyan na, nagkakaalaman na yung kanyang mga pinagsasabi. Diba? Ayan na eh. Oh. Ano na siya? Booking na siya. Kaya po, nag-a-ad hominem na. Diba? Kaya nga ito, si Maharlika, double time sa paninira sa ating presidente. Double time sa paninira sa ating first lady. Kasi, para ma-divert po ang usapan from sa gantong issue na napaka-importante po, kailangan ma-divert doon po sa ating Pangulo, sa personal na buhay ng Pangulo at ng First Lady. Kasi ito, kailangan nila itong mapagtakpan at yung issue ni Kibuloy. Kaya, ito yung issue na kailangang pag-usapan, upuan, at bigyan talaga ng aksyon, bigyan talaga ng panahon ng ating Pangulo.
Pero yung mga issue sa droga, Diyos ko, dahi, nako. May napanood akong na vlog ng isang abogado. Kahit na sabihin pa nilang totoo, kunwari ha, kunwari totoo yung video, totoo yung audio, totoo yung picture, totoo yung mga dokumento ng PIDEA, still, it's not a relevant evidence. Hindi po yun tatayo sa korte at wala pong magiging kaso ang ating Pangulo. Hindi mapapatunayan doon. Kasi ang kailangan, kung ikaw ay mabigyan ng akusasyon, yung ngayon na papeles at ngayon na video, ngayon na mga litrato ang dapat na ipakita sa korte, at drug test ng Pangulo. Diba? Eh dito wala nga silang maipakita ng ebidensya na tatayo sa ano eh, sa korte. Kaya pala, puro doon nag-iiyak si Maharlika sa kanyang channel. Kasi, wala pong tatayo doon sa mga hawak niya, sa ombudsman, sa impeachment complaint, wala po. Kaya yun ay purong paninira lamang sa ating Pangulo. Ayan. I love my leader PBBM from Ate Cherry Sakura. One of the great influencer for peace and stability. Charming, good manners, gentleman with good impact around the world for his diplomacy. Firmness, empathy for his people. And, ano yan, people and neighbor ba yun? Okay, diplomatic approach and heart niya mag-help tayong Pilipino sa karagatan, maging payapa sa kapakinabangan di lang ng Pinas economy. Kasama mga katabing bansa at world sa trading route sa karagatan. Tama po yan. Napakamaratagumpay po nung trilateral meeting ng Pilipinas at ng Japan. Actually, dun sa trilateral meeting na yun, Pilipinas ang pinaka panalong-panalo dun sa tatlong bansa na yun. Bakit? Eh, mas mayaman sa atin ng Japan. Mas mayaman sa atin ng Amerika. So, tayo po ang tutulungan ng Amerika at Japan. Hindi tayo ang tutulong sa Amerika at sa Japan. Diba kaya nga po matalinong hakbang ito ni PBBM para na rin ipakita sa China na hindi lang ikaw ang bansa rito sa Southeast Asia, hindi lang ikaw ang pwedeng maging kaibigan ng Pilipinas. Maraming bansa dito sa ating natari yung mga kaalyado natin na merong concern sa Pilipinas at meron talagang mga kaibigan tayo na willing tumulong sa ganitong pagkakataon. Ginigipit tayo eh. Diba, ginigipit tayo eh. Alam nga namang pinapakitaan tayo ng kagastangan ng ugali ng China tapos bibilaan pa natin tumbong nila. Ano yun? Duterte lang? Galawang Duterte? Tinatarantado na tayo ng China. Makikipagmabutihan pa rin tayo para tayong asong ulol na maniniklod katulad ni Duterte? Kaya dito, sa pagiging weak ni Duterte na presidente, ngayon po ng ating presidente, si PBBM, siya ang namomroblema sa katarantaduang iniwan nitong si Digong. Sari Sara Duterte, kaugnay ng umano'y pananahimik nito sa isyu ng South China Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ng gobyerno si VP Sara, pero wala sa gampanin o posisyon nito bilang kalihim ng DepEd ang pag-usapan ng tungkol sa China. That's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. And ang pag pinag-uusapan nga namin, sinasabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi ko, well, that's a good policy. So I don't think that it's something that we need to be concerned with. Isinantabi rin ng Pangulo ang espekulasyon na ang trilateral agreement ng Pilipinas sa Amerika at Japan ay makaapekto umano sa impluwensya ng ekonomiya ng China sa bansa. This is separate
from any proposed or potential Chinese investments in the Philippines. How do I see how it will affect? I don't see that it will affect one way or the other. Pinagtibay ni Pangulong Marcos ang alyansa nito sa US at Japan na aniyay magbibigay kahulugan sa hinaharap ng Indo-Pacific region. Mula sa Washington, D.C., Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Ayun, di ba? Ano yan eh? Napakabait talaga ni PBBM. Bait ano? Kasi sa totoo lang, itong si BP Sara, turn between two lovers to si BP Sara. Siya ang naiipit sa katarantaduan ng kanyang ama. Hindi kasi pwedeng hindi siya susunod sa kanyang ami. Ngayon, eto, katulad nitong pahayag ng ating Pangulo na hindi naman daw po trabaho ng vice-presidente yung magbigay ng pahayag patungkol sa usapin sa China, yun ang isang pagpapakita o sign na maganda ang relasyon ng dalawa. Diba? Kaya nga po na na boldjack yung mga naglabas ng fake news patungkol po sa sinasabing inisnap daw ni PBBM si BP Sara. Boldjack na boldjack sila dyan kasi fake news yun eh. Hindi talaga pwedeng hindi magpansinan ng presidente at vice-presidente. Pati yung first lady nagpapansinan din, nag-uusap din. So, eto, mabait talaga Pangulo natin kasi kung katulad ni Duterte yan, nasa ibang bansa, tanungin. O ano bang masasabi mo sa pananahimik ng vice-presidente mo tungkol sa usapin ng West Philippine Sea? Tsak makatarantado nang sasabihin ni Duterte at talagang bibirahin niya si BP Lenny. Ganyan ang gagawin niyan. Diba? Kaya ito, makikita natin, edukado, Vicente, at meron talagang pinag-aralan ng ating Pangulo. Hindi tayo mapapahiya sa ibang bansa na pupunta doon ang ating Pangulo at magsasalita ng hindi maganda dito sa kanyang vice-presidente. Mabuti pa talaga yung sinasabi ni Duterte na second year college lang natapos ni PBBM. Kahit ito nga second year college lang ang narating. Kung totoo ha, biruin niyo po, kagalang-galang, ha, nakikiharap sa mga matataas na leader ng ibang bansa. Ginagalang siya, pinapalakpakan, kinakausap siya ng maayos. Pa, second year college ka mo? O heto, ipinaglalaban, alam niya yung tama at mali. Pinaglalaban niya yung atin. Ikaw natuloy na kang abogado. Siluko mo ang Ayungin Shoal, ang West Philippine Sea sa China. Diba? So, sino ang weak president? Maliwanag dito, si Digong ang weak president. Wala pong ibang weak president kundi si Digong. Kahit si Cory Aquino, kahit si GMA, si Gloria Macapagal Arroyo, mas may bayad pa kaysa kay Digong. Kasi itong si Digong, alato. Hindi nito kayang tindigan ang kanyang trabaho. Yung akala natin, mura ng mura, tapang-tapang, napakaangas, napakatindi magsalita kapag kinakausap ng international media, kapag tinatanong ng Rappler, kapag tinatanong ng ABS-CBN reporter, di ba napakatatang niyang sumagot? Yun pala. Bahagang buntot. Weak president. Okay, Ate Cherry, Sakura, kaya maraming gustong pumrotekta sa karagatan. Hindi pa control sa greedy China yung karagatan kahit sa labas ng sovereignty ng Pinas. Daanan ng mga barko yan, nag-atid ng mga imports. Yes po. Tama naman, totoo po yan. Maraming maapektuhan economy pag ipakontrol at hayaan dominant China sa pag-angkin sa trading route ng dagat na yun. Hindi kaya nagigilty si Sara, sobrang bait sa kanya ni BBM, pero yung pamilya niya binabalahura si BBM. Siguro nagigilty rin.
baka Remilyn Gumarod, ganyan dapat marunong na lumaban ang Pangulo. Yes po. Sasarhan ng China, gusto ni Digong na bobo. Binobobo ni Digong mga Pilipino, internet na ngayon. Yun nga, akala siguro ni Digong hindi siya ibubuking din ng China na meron silang usapan patungkol dyan sa West Philippine Sea na hindi kikilos, hindi gagalaw, walang gagalawin, walang kahit anuman lang na ano dyan. Kahit anuman lang na ano, na gagalawin ang Pilipinas at China. Akala kasi nila, ano yan, merong kumbaga sikreto talagang tunay na hindi ito mabubuking o hindi ito malalaman ng mga Pilipino. Eh kaya lang, madaldal si Roque. Diba? Dumaldal ng dumaldal si Roque. Tapos ang China nagbigay din ng pahayag na kaya ganun sila agresibo kasi meron ng napagkasundo ng dating Pangulo at yung kanilang Pangulo patungkol dyan sa West Philippine Sea. Kaya inaari nilang kanila yung West Philippine Sea. Ngayon, nabuking na. O, kaya ano ang ano nila? Ano ang ginagawa nila? Hakbang ng maisog rally. Ginigitipika kami. Hindi na ikakayang pamunuan ni PBBM ang bansa. Ganyan lang kanilang mga drama. Bakit? Kasi nga, kailangan nilang i-divert na mahina ang presidente natin, na hindi kumikilos ang presidente natin, na hindi kayang gawin ni PBBM ang kanyang trabaho. Pero, ang totoo niyan, si Digong talaga ang nagpapahirap ngayon sa ating bansa. Si Digong. Lahat ng mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, ang gagawin ni Digong. PUB Modernization Program. Alam niyo yung PUB Modernization Program, 2017 po yan sinimulan. Ang sabi, within 3 years, may implement na yan. Ano na ngayon? 2024 na. Wala na sa Malacanang si Digong, hindi na implement ni Digong yan. Bakit? Kasi maraming kapalpakan. Isa pa. Isa pa. Bakit si Digong nakipag-consolidate na dapat yung mga jeep na makukuha dito sa PUB Modernization Program, yung mga jeep na ipapalit sa ating mga kakalsadahan ay galing China. Yan ang isa sa inaayawan ng mga jeepney driver. Merong gawang Sarao, gawang Francisco Motors, meron pong mga gumagawa ng mga electric jeep na mas maganda at mas mura, mas dekalidad. Naku, alam natin kapag gawang China, naku, parang bombang sasabog yan anytime soon. Ang mga gawang China, mga patapon. No choice tayo. Bakit? Nagkalat ang mga Chinese product dito sa ating bansa. Mga e-trike, mga e-bike. Ito lang kung headset na to. Gawang China. Ang daling masira. Isa na lang gumagana. kaya ito po. Isa pong ano po. Isa po itong okay. Isa po itong malaking pagkakamali ni Digong sa kadami ng kanyang pagkakamali, ito yung isa sa kanyang mga pagkakamali, yung gentleman's agreement na yan sa West Philippine Sea, ang talagang nagpapahirap po ngayon sa ating bayan. Oy, Kuya Alpa Romeo, shout out po sa iyo, yun, nakita ko naka-live pa rin kayo, pinaglalamayan nyo pa rin si Grazidi. May lamay dyan kila Kuya Alpa Romeo. Diba kaya po, ito, hindi naman to, dapat talaga dito, pagbayaran ito, ni
bigong yung lahat ng mga nangyayari na ito. Ito po yung isa sa pahayag. Lumanos sa posisyon ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Ang nasabing gentleman's agreement ng Administrasyong Duterte sa China hinggil sa Ayungin Shoal. Yan ang tingin ng ilang eksperto. May paniwala rin si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. At nakatutok, si Mav Gonzalez. Paniwala ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, tila ipinamigay na raw natin sa China ang Ayungin Shoal sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Yung agreement niya, pumayag siya, hindi natin supplyan ng, hindi natin i-repair ang Sierra Madre. Ang pwedeng dalhin lang doon, tubig at pagkain. Lulubog yun. Kasi rusty na. Pag lumubog yun, nawala na tayo, papasok ng China. Parang binigay niya na yung Ayungin Shoal sa China. Kung magkataon, isa pang feature sa South China Sea ang mawawala raw sa Pilipinas. Gaya ng nangyari sa Mischief Reef na tinayuan na ng airstrip ng China. Sabi ng Arbil Tribunal, yun ang Ayungin Shoal, low tide yan. That's part of the EEZ of the Philippines. Ang Pilipinas ang pwede magtayo ng struktura dyan. Then, wala na tayo kasi papasukan ng China. Sabi ng isang international affairs analyst. Ayun po. Kita niya, yung ginawa ni Digong na yun, sabi niya, wala siyang sinuko. Sabi niya, wala siyang pinamigay, wala siyang binigay sa China, wala siyang kahit ano na isinuko sa China. Wala daw gentleman's agreement. Pero, inamin niya yung status ko. Diba yung status ko na yun, ang sabi nga, as is, where it is. Kung ano man yung nandoon, wala nang idadagdag, wala nang aalisin. E di ganun nga yun. Wala kang sinabi. Sinabi mo nga, literal mong sinabi, walang gentleman's agreement. Pero meron ng agreement. Yung status ko mismo na yun, yun na yung pinaka-agreement na isinuko mo ang ating soberenya sa China. Kasi hindi mo pinaglaban yung mga ibang isla dyan, ibang reef dyan, na ngayon ay meron ng artificial island ng China. Kahit na ba sabihin natin, unti-unting lumulubog yung mga islang ginawa ng China. Diba? Pero, the point na nandoon ang China, nandoon ang presence ng China, isa pong malaking problema yan. Isa pong malaking pagtataksil, pagtatraidor yan sa ating bayan. Nabanggit din itong si Carpio na yung BRT Sierra Madre, kapag hindi na-repair, hindi ito nagawa, hindi nadalahan ng mga, kumbaga, yung resupply mission doon, yung resupply boat, hindi nakapunta doon, hindi nakapagdala ng mga construction materials, mawawala ang nag-iisa nating outpost sa West Philippine Sea. Hindi makapunta doon, hindi makapagdala ng mga personal. Yan. Diba? Na-compromise talaga yung ating mga isla dyan. Talagang nawala sa atin yung Scarborough Shoal, Mischief Reef, at yung iba pang mga isla dyan na pasok sa ating exclusive economic zone. Diba si Digo, akala natin napakatapang, napaka kamay na bakal nga daw eh. Kamay na bakal sa kapwa Pilipino. Kamay na bakal sa kalaban sa politika. Pero, sa China, himod puwit. Ganun ang nangyari. Kaya ngayon, hilong palilong ang mga tagapagtanggol ni Digong kasi nanganganib siya na papuntahin sa Kongreso at sa Senado para investigahan kung ano ang kanilang naging kasunduan ng China. Wala nga papeles, walang kahit ano na makita nga files ang ating Pangulo. Pero, ang China umaamin. Doon pala, ibig sabihin, meron talaga. Kasi hindi naman aamin ng China, hindi naman aaring ng China yung mga isla na yan. Dahil alam naman nilang hindi kanila yan eh.
Pero dahil nga sa status ko, inamin ni Bigong may status ko, yun na yung gentleman's agreement eh. Wala nang kasulatan. Bakit? Kasi alam ni Bigong, kapag na mayroong kasulatan, mayroong pirmahan, may dokumento, yari talaga siya ngayon. Baka ngayon, naka-ano na yan, naka-wheelchair na yan at naka-neck brace na yan. Aping-apit, kawawang-kawawa na. Diba, sigurado ako na ano yan, kawawang-kawawa na ngayon yan. Dahil mayroong dokumento. Pero, kaya patuloy na hindi po nakukulong si Duterte, patuloy na hindi po siya naiimbestigan pa sa Senado at sa Kongreso. Kasi nga po, walang dokumento. Pero for sure, dahil po sa sinasabi nga ng China na meron silang usapan ni Xi Jinping, sigurado yan. Tsaka na sa mga susunod na panahon, mapapatawag na sa Senado yan at talagang ano yan, sisingilin sa kanyang nagawang kamalian o pagsuko sa ating soberenya. Pagtataksil sa posisyon ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces ang umano'y gentleman's agreement. The former president fell to the Chinese trap. Yung mga tao nyo, ibibiwis ang buhay nila, papabayaan nyo na yung comfort nila at welfare nila sa isang nabubulok na Second World War landing ship tank. And if a frozen situation actually favors China, then it's really tantamount to treachery or betrayal. Tingin ng iba pang analyst, hindi pang uudyok sa China ang trilateral summit ng Pilipinas kasama ang US at Japan. Hindi po ito an arrangement to provoke the status quo. It is mainly to defend what is left of the status quo. Given the turmoil that we are all facing today, it is very much important. Ang mahalaga raw, manindigan ang Pilipinas laban sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea. We cannot allow the Philippines to become an example of how aggressor would allow itself na makuha niya ang gusto. Para sa GMA. Ayan eh. Diba? Kita nyo. Mabuti pa tong mga analyst na ito. May isip eh. Mabuti pa tong mga to. Nakikita nila yung mali ni Digong. Actually, yung iba, nagbibigay ng kanilang pahayag. Alam naman natin, lalo na kapag makita mo sa DZAR, SMNI, Sunshine Media, Pilipinas Kong Mahal, YouTube channel. Kapag dyan mo nakita yung mga sinasabing mga analyst, nakita mo dyan yung usaping droga ni PBBM, hindi dapat baliwalain. Ginigipit daw ang mga Duterte, inaano daw ang itong si Kibuloy. May mga political analyst dyan, mayroong mga analyst kuno dyan na nai-interview nila. Alam naman natin, bias na bias yan. Diba, bakit tignan nyo? Bakit sa mainstream media hindi pinipick up yung tungkol dyan sa droga na issue kay PBBM? Kasi hindi yung totoo. Kasi ang mainstream media, responsable sila sa kanilang mga balita. Eto ang SMNI, desperadong sirain ng ating Pangulo. Kaya kahit mga political analyst, kahit na kung sino-sino mga political expert, mga eksperto sa gobyerno, ay talagang sila po. Kapag in-interview ng SMNI, hindi sila papabor sa gobyerno. Understood na yun. Basta ikaw, nandyan ka sa SMNI, DZAR, Sunshine Media, nandyan ka sa Pilipinas Kong Mahal, automatic yan. Against government ka at sarado ang mata mo sa katotohanan. So, sinasabi nila, sabi ni Maharlika, baka nang inayaki kang mainstream media, bakit hindi ka binabalita itong tungkol sa pulburon? Bakit ibabalita ng mainstream media yun? Pero mainstream media, alam nila kung ano ang balitang tunay at kung ano yung balita na talagang totoo at magiging kapakinabangan sa mga Pilipino. Alam niyo, sa totoo lang, kung totoo yung mga pulburon issue na yan,
Unang-unang magbabalita na dyan, ABS-CBN at GMA. Bakit? Ilagang nag-uunahan yan sa mga balita. Pero hindi po ito binabalita ng GMA at ABS-CBN. Bakit? Kasi nga, hindi totoo. Ganun lang yun. Ate Cherry Sakura, okay, pag walang matibay katibayan kasi hindi may lalaban pag binalikan ka ng kaso. Tama po. Ate Janet Rosario, baka magpagawa kay Maharlika ng dokumento ang China. Yari tayo nga, ano, baka merong dokumento dyan ng ano, ang China. Bigla na lang may ilabas na dokumento. Galing kay Maharlika. Influensya ng evil CCP, love ni Bigong. Pag-aralin nyo China, nasa YP Myanmar, puro patayan. Gusto nyo Bigong, walang due process, just kill kababayan. Si Sarah, umbag-umbag. Okay, Ate Cherry Sakura, gusto ng Duterte, sila Xi Jinping, leadership, communism, walang kalayaan, piyok mamamayan. Patayin lang nila Bigong at ganyan, sa way nila, grupo Bigong now takas kriminal. May araw din po Maharlika-luka. Eh yun nga, sigurado ako, may araw din niya. Hindi pwedeng walang araw yan. Hindi pwedeng hindi po nila pagbabayaran ang kanilang mga ginawang katarantaduhan. Ito, sinisingil na si Bigong sa katarantaduhan na ginawa niya. And, lumalabas na po ang baho ng mga Duterte. Kaya po sila, hakbang ng maisog, prayer rally, ang kanilang solusyon. Bakit? Galitin nila ang taong bayan, galitin nila ang mga Pilipino, palabasin sa EDSA para tulungan sila na ma-overthrow ang ating Pangulo mula sa Malacanang. Ha? Para, yun nga namang gentleman's agreement, hindi na masilip. Ha? Para makagawa na rin sila ng mga peking ebidensya na magpapatunay na mayroong ginagawang mali si PBBM kahit wala. Diba? Ganun na po. So ito, apat na taon pa po nating makikita itong ganitong klase ng paninira ni Duterte, ni Maharlika, ng mga Jacoleros, ng mga Didishit. Apat na taon pa po natin itong makikita. Na apat na taon pa natin itong pagtitiisan. Pero ako po, nananalig ako talaga at talagang ako naniniwala na matatapos ni PBBM ang kanyang termino, na siya po ay magagawa niya yung kanyang mga ipinangako. Hindi man matupad, pero gagawin niya ang best niya para matupad yung kanyang mga pinangako noong panahon ng kampanya. Nakikita naman natin yung sipag niya eh. Nakikita naman natin na si PBBM ay may ginagawa po talagang kabutihan sa ating bansa. Ito lamang sila Bigong, itong mga Didishit, mga panatiko na Duterte, ang talagang sumisira po at gusto po talagang wasakin ang Pilipinas para po sila ang makinabang ngayon. Kaya nga, gustong-gusto nila na patakbuhin noong 2022 na presidente, una si Bongo, tapos si Bato de la Rosa, tapos si Inday Sara. Nag-busy lang si Inday Sara. Diba? Kaya po ngayon, gigil na gigil itong si Bigong kasi nga, yung status ko na booking, walang gentleman's agreement. Bakit? Walang dokumento. Pero, pinanong mismo ni Bigong, mismo sa kanyang bibig, may status ko. So, yun na yun. Yun na yung tinatawag na gentleman's agreement. Usapang laway lang, pero pinapangatawanan ng China. RM2 Sen, shoutout sa iyo, welcome dito sa ating late na live. Yan, kasi po meron po tayong nilakad kanina. Pero bukas, ayan, malay nyo, maaga tayong makapag-live bukas. Sikapin natin na makapag-live ng maaga bukas para po makapag-kwentuhan tayo ng mas maaga. At salamat po doon sa mga nanonood ng ating mga ina-upload. Thank you po sa inyong suporta dahil talagang mahal na mahal ninyo si Kuya Ninyo Barsaga. Okay, 9 PM pa lang dyan sa UAE. Ayun. Meron ako mga tropa dyan sa UAE, si Albino Fishing TV, si Albin.
Ayan. Shout out sa mga taga UAE. Nakapunta na ako dyan sa United Arab Emirates, dyan sa Dubai, dyan sa Burj Khalifa. Nakapunta na ako dyan. Di ba mainit dyan sa may Burj Khalifa na yan? Ngayon, nung nandyan ako, namamasyal ako, biglang lumamig. Lumamig, parang nagyayelo yung paligid. Nung, nandun ako sa may Burj Khalifa, doon sa may observation, tower, yung pwede yung mga tao na umakyat na hanggang doon. Oo nga, mainit nga dyan. Tapos biglang lumamig. Yung pala binusan ako ng tubig ng nanay ko ng tubig na malamig. Ginigising na pala ako, nanaginip lang pala ako. Pero nakita ko yung baba ng Burj Khalifa, nakita ko. Hey, Sunday kalma. Meron silang masamang balak na unti-unting nabubuko ng administrasyon ni PBBM. Tulad ng mga nabanggit mo ngayon, more power to you, Mako. Salamat po, Kuya Sunday kalma. Ayan, mahina tayo sa live, pero malakas tayo sa upload din. Aron Tusen, chat out po ha, tuwantua ka no, sa Jokon. Ayan, so ako po hindi na rin naman magtatagal at alas. Alauna na rin po dito, sinikap ko lang po talaga makapag-live. Para po makapagkwentuhan din tayo. Yan, 6 years lang chance may ambag iwanan, matalino si PBBM. I love his message now to world leaders. Diplomatic approach, kahit Pinoy's ay nasasaktan ng China. Kita yan ng buong mundo ang mensahe ni PBBM. Tama po. So ako po magpapaalam na ha. Ingat po kayong lahat. Salamat po sa pagsama niyo sa akin kahit late night na dito sa Pilipinas. Ay nandyan pa rin po kayo at sumubaybay. Nanood pa rin po kayo. So Ate Janet Rosario talagang humabol. Talagang merong ano. Salamat Ate Janet Rosario ha, sa iyong pakulay ha. Team Replacer Mac mamaya work mode. Thank you RN2Sense ha. Ate Cherry Sakura, thank you po. Salamat po talaga. Ate Janet Rosario, thank you po sa iyong pakulay dito sa ating live. So, salamat po. Ingat po kayong lahat. Mama Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Ingat po kayong lahat. Bye-bye!